What's up mga ka-review? This is Ken Saki TV. Ngayon, gagawa natin ng video reaction, no? Ito yung second episode ng video reaction about 44 Challenge ni Sir Glock 9, ang Good Son Remix, mga ka-review. At ang re-reviewin natin, ang pangalawang re-reviewin natin ay si Sir Shubal D. Ito yung 44 Bars Challenge niya. At ito, isa ito sa iniidolo ko sa group ng Republican. And si Sir Flick G, isa din yon. Bale, dalawa sila doon. At si Sir Hambog ng Sagpro naman is hindi ko alam kung under siya ng Repub. Alam ko hindi. Sagpro yata. Sagpro lahat talaga yata siya. So tara na, pakinggan natin itong na 44. Nabubulol ako ah. Ano ba yan? Tara na at pakinggan natin itong 44 Bars Challenge ni Sir Glock, ni Sir Shubal D. Mga ka-review. Libre ang mangarap, may bayad ang pagtupad, dapat alam mo lang. Ibig sabihin noon, no, mga ka-review, umpisa pa lang ng banat ni Sir Shubal D, no? Talagang mapapaisip ka dyan. Libre ang mangarap, tama. May bayad ang pagtupad. Kapag natupad mo yung pinapangarap mo, mga ka-review, kunwari, nangarap ka maging isang rapper, no, at sumikat ka, ang kapalit nun is ikaw na yung babayaran nun. Kumbaga, yung pinakasahod mo dun sa pinapangarap mong posisyon o sa pinapangarap mong trabaho, ang kapalit nun is yung sahod mo, no, mga ka-review. Ito lang yung nakikita kong meaning dito sa una niyang stanza, no? Sa kanyang unang verse. Tupa, dapat alam mo lang kung ano bang halaga ng ugat. Tama. Dapat alam mo kung ano yung kung sino at kung ano yung tinagmulan, no, mga ka-review. Dahil pag alam mo yung may ugat na ganyan, no, mga ka-review, syempre tutubo yan, magkakabunga yan, mga ka-review. Baka naman kasi panay, nakaabang ka lang sa bunga. Ang pinaka... Oh, tama yon. Huwag mong aabangan yung... Huwag kang maging si Juan Tamad, no, mga ka-review, no? Na inaantay lang yung bunga na nung puno na mamunga at aantayin niya yung bunga na malaglag sa kanya. No, mga ka-review. Huwag ganon, huwag ganon. Ha? Kasi mahirap yon, mga ka-review. Mahirap talaga yung ganon. Mag-aantay ka lang sa bunga na... Akala mo aanihin mo na lang ng aanihin. Minsan may bulok din na bunga. Mahirap na hakbang ayang sa unang galingan mo lang palagi kahit walang maiwala, di malabo na... Kahit minsan nga talaga nangyayari ito, no, mga ka-review, na yung tipong bilib na bilib ka sa sarili mo. Pero pagdating sa mga tropa mo o kadikit mo, hindi kanyan ano. Kumbaga hindi nagagalingan sa iyo, no, mga ka-review. And isa pa sa nagiging problema niya na ang akala mo, susuportahan ka ng tropa mo, is yun pala hindi. Yun yung pinaka disadvantage, no, mga ka-review. Mangyari na ikaw ay makilala, maging tapat ka lang sa pangarap. Masyadong matalinghaga talaga to, no, si Sir Shubal D. Kahit anong mga kanta niya na napapakinggan ko, sobrang lalalim talaga ng mga meaning, no? And syempre, napaka-meaningful. Bulol. Napaka meaningful ng mga verse niya lagi, no? Harap mo na maging baunin mo bilang pagkain sa paglakad mo sa tuwing makadama ka na ng pagod. Kung minsan nga ay duda, hindi mo malaman kung tama nga ba ang dinadaanan mo na ruta. Natural yan kahit sa ang aspect o klase ng mga profesyon na gusto mong mapuntahan, mga ka-review. May mga duda at may mga parang lagi ka nag-aalangan na totoo ba, tama ba to? Ito na ba yung landas na dadaanan ko? Ito ba yung dapat na pupuntahan ko? No, mga ka-review, dito ba ako aasenso? Mga ganyan. May mga ganong katanungan sa sarili natin na tipong pinagdududahan natin yung ating kakayahan at hindi natin pinapahalagahan, mga ka-review. Pero kung ikaw ay may pagdududa, mga ka-review, unang-una mo lang, no? Ang iisipin mo, ginagabayan ka ng ating may kapal. At doon tayo sa tamang daan lamang, no?
Subalit ang una mong dapat hanapin ay kung ano ang dahilan. Di ba kung hindi naman mahalaga ay napakadali mo lamang alisan. Di mo kailangan yes. din nabilisan. Tama. Di naman din ito pakinahan. Oh. Kahit mabagal lang mahalaga ay Tama naman o mga ka-review, kung ika'y pupunta doon sa mga ganong klase ng daanan o pat na iyong babaybayin, huwag mong iisipin na lagi kang nasa track race or track and field, no mga ka-review. Hindi lahat ng oras pwede mong daanin sa mabilisan. Antayin mo kung kailan ka, no? Kung kailan yung para sa'yo. Kung kailan yung oras na para sa'yo, no mga ka-review. Huwag mong madaliin yan kasi mahirap kung mamadaliin mo yan. Minsan dyan ka pa madadapa. Makarating sa gusto mapuntahan, napakadami mang harang ay baliwala kapag ka ang iyong mga rason ay asawa mo na at anakanda ka na sa... Yes, tama mga ka-review. Kung para sa pamilya, no? At dala-dala mo yon, no? Yan yung magiging silbi ng tatag mo. Pag naiisip mo yung iyong asawa at mga anak, kaya ka lumalaban dahil sa kanila. Ika nga ni Young One, lahat ng laban niya para sa pamilya. And lahat naman tayo ganun. Lahat ng ginagawa nating pakikipagdigma sa pang-araw-araw mga ka-reviewers, may rason. Tama, di ba? May mga rason mga ka-review. Sa paglaban kahit na minsan di yan kayang unawain ng mga madamot, mga naging malapit sa'yo dahil ang pake nila ayaw makapalaot, huwag kang matakot. Yun, may mga ganun talaga na makakasama mga ka-review na kaya lang dumidikit sa'yo dahil gusto lang sumabay, no? Sa takbo ng iyong karir, no? Hindi, kung ikaw ay sikat na, hindi lahat ng kadikit mo, hindi lahat ng lumalapit sa'yo, hindi lahat ng nagpapakita sa'yo ng magandang loob o magandang pinapakita is kadikit mo na yan. Magkamali ka lang ng isa, is titiwalag yan sa'yo, mga ka-review. Sa halip na suportahan ka dun sa pagkakamali mo, is isa din yan sa makapagpalubog sa inyo. Bitawan ko meron masayon naging pabigat. Di mo kailangan isipin kung ano sabihin nila. Basta sige, lipat ang importante. Huwag mong pansinin yung mga sinasabi ng iba. Ang isipin mo, abante ka lang, no? Kung saan gusto mong pumunta, kung ano man yung lipad na gusto mong liparin. Basta ang baon-baon mo itatag para sa pamilya mo. Kung ano at sino ka sa iyong pamilya, sa kanila mo ipakita kung paano nga ba ang maging isang bida. Ama. Hindi na mahalaga kung sabihan kanila pare na diba ka, lalo na kung ang lahat ng mga naabot na gawa mo na mag-isa ka, patuloy sa paglakad patungo sa iyong pangarap, matutong magpasalamat sa... Itong verse ni Sir Shubaldi is, napaka-inspiring, ha? Nagbibigay ng... Nabubulol na naman ako, busy. Nagbibigay, nakakapag-inspire, no, sa atin, mga ka-review. Kung uunawain mo yung kanyang napakalalim na verses, no, is talagang malalawak ang iyong kaalaman at pag-unawa sa mga bagay na kung ano man yan ang dumating sa iyo sa buhay, no, mga ka-review. At magiging pattern mo siya sa pag-tahak dun sa landas na gusto mong puntahan, mga ka-review. Isang palakpak nga dyan, no, mga ka-review. Mga tulong at mga hawak sa abilidad mo, di kay maniwala na kaya mo rin na maging bituin. Diretso mo lamang ngayon, paningin yung mga talangka, huwag mo nang lingunin. Sipaga mo lamang lagi kasi yung mga talangka, marami talaga yan. Yung mga bulong ng bulong. Yung tipong imbis na samahan ka, ihikayating ka pa sa pagbaba. No? Yun ang mahirap. Mahirap talaga sa panahon ngayon. Maraming ganyan, kahit sa ang larangan. Marami talaga yung pahila pababa. Ewan ko, naging kaugalian na yata yan ng mga Pinoy, no? Yung imbis na magtulungan, naghihilaan pa, no? Kumbaga, andun na yung tugatog. Naandun ka na, malapit ka na. Pero pipilitin nilang ibaba pa. Maraming ganyan. Magari kahit na mangawit ang mga kamay, kundi papipigil sa mga balaki, hindi rin malabo na makatangay ng yes. mga tao, mga kanta na gawa mo naman ang papakinggan, di yan malabok makapunta Tama, sa mga ayaw, asahan mong darating. Kasi kumbaga sa isang rap artist, hindi naman lahat ng oras naandun ka sa bagay na yung tipong hindi ka makikilala, no, mga ka-review. Kung sisipagan mo lang at hindi ka titigil sa pagsusulat at panay, ngayon madali na kasi ngayon ang maglabas ng mga kanta sa YouTube or anumang social media account nyo na meron kayo, Spotify,
iTunes yan, mga ganyan, mga ka-review, is madali na, sipagan mo lang, huwag kang titigil. Dahil challenge mo yan eh. Yan ang gusto mong landas eh, maging isang rap artist. So, kung may sipag ka ngayon, is triplihin mo para lang maabot mo yung gusto mo. Tama? Siyempre, lilingon ka dun sa mga nauna, yung sa nagpayabong at nagpauso ng kulturang ito. Dahil kung di dahil sa kanila ang kulturang ito, yabo na, anumang layo. Ito yung gusto ko kay Sir Shubaldi, eh, no? Kahit dun sa mga pagre-review niya, isa ako sa mga listeners nito at viewers nito. Lahat ng review nito is pinapanood ko and minsan na nga akong na-shoutout nito, no, mga ka-review, sa kanyang review reaction. And kaya ako na pumasok sa isang video reaction din is because sa kanya ko nakikita yung mga magagandang opinion, no? And minsan sa akin talaga may pagkabias yung aking reaction, pero syempre doon ako namulat sa mga ganong klase ng genre ng rap, no, mga ka-review. Kaya ganun ang, pero ngayon naliwanagan na ako at natuto na ako at kumbaga marami na ang nakikita kong mga rap artist na yun nga, mas maiging maging balance ka pagdating sa mga gentong reaction, no, mga ka-review. Eka nga ni Sir Hambog ng Sagpro, kung ayaw mong makinig sa akin is bahala ka na, no, mga ka-review. So yun yung dapat, na huwag niyong kalimutan kung ano man yung mga gusto niyong ilabas na lingwahe o salita, no, na alam niyong makakaapekto dun sa mga nauna, isuwan nyo nang gawin, no? Tama na, itigil na yung mga destrakan, itigil na yung mga kung ano-ano mang batuhan na maanghang na salita. Isipin nyo na lang, o isipin na lang natin sa ating mga fans, no? Isipin na lang natin na magsama-sama sila bilang isang community ng hip-hop o ng isang rap music, no? Rap artist. No? Siyempre, napakaganda rin, no, na makita silang magsasama-sama and may unity sa isa't isa. Dahil sila-sila rin naman yan eh. Parang katulad sa aming mga nasa technical service, no, mga ka-review. Siyempre may mga ganyan-ganyan din, no, nagkakaiba-iba ng grupo. Pero mga ka-review, pagka dumating yung point na may anibersaryo ang isang forum sa amin ay nagsasama-sama kami. Yung mga parinigan, yung mga ano-ano na yan is wala na yan pagdating nun. So, ganun din sana ang mangyari dito sa mga rap artists. Tama na, wag na silang magpataasan ng ihi, pataasan ng pride, and isipin na lang yung unity ng hip-hop community, mga ka-review. Tama, no? Pag nagpalason ka kasi dyan, sigurado, imbis na ginto na ang iyong makukuha, baka abo. O kaya bulok pa na bunga makuha mo. Isipin mo lang palagi yung mga una mo hakbang. Napakadami mo na rin namang napunan na patlang. Mga nakuha't natutunan mo. Yung napunan na patlang, ito yung mga pagkakamali mo dun sa mga ginawa mo, no? Siyempre, hindi naman lahat ng tao na perfecto sa bawat pagtawid dun sa landas na pupuntahan mo. May mga pagkukulang ka din dyan. May mga mali, no? Pero kung unti-unti mo nang naaabot yung mga pangarap mo, ibig sabihin, dapat punan mo rin yan, no? Isa-isahin mo yan, balikan mo yan kung ano man yung mga pagkakamali na nagawa mo. Kapag may hadlang, kung paano mo nalampas. Tsaka, no, mga ka-review, hindi masamang mag-apology sa isang tao or sa kung kanino man, no? Kung ano man yung nagawan mo nang hindi maganda. Mas ikaluluwag pa yan ang puso mo. Noon, ganun pa rin naman, maniwala at huwag kang titigil sa pagkabante. Tama, huwag kang titigil, dire-diretso lang kasi hanggat buhay ka, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tumawat isip ay iwanan mong bakante sa mga bago na maari mo pa na matuklasan. Dapat yung gutong kahapon ng ngayoy matumbasan. Pag-alabi ng apoy na Naaalala ko, no, mga ka-review, no? Lately, yung napanood ko o yung review ni Sir Shubaldi, isa ako sa mga nag-dislike doon sa mga dati niyang kakampi, no? Aminin ko na, yung sa mga dating Republican na tumadigsa sa kanya, yung tinatawag nilang M-Lab, no, mga ka-review. Yung pinatamaan siya doon sa kanya. Isa ako sa mga nag-dislike. Bakit? Grupo kayo eh. Isang grupo kayo, mga ka-review. Ngayon, nagkaroon lang ng hindi maganda or
dahil lang doon sa pagre-review sa profession na gustong tahakin ng isang tao at hindi kayo na-praise or hindi kayo naipagmalaki, is gagawan nyo na ng mga gentong ganong klase ng diss track, mga ka-review. At bilib ako rito kay Sir Siubaldi. Talisik yung laway ko, ah. Bilib ako kay Sir Siubaldi. Bakit? Hindi niya pinatulan. Sa halip na i-diss track niya, kinomentuhan niya na lang, no? At alam naman natin kung hanggang saan ang kakayahan ni Sir Siubaldi. Orbo naman yan. Yun nga, no, mga ka-review. Alam naman natin kung hanggang saan ang kakayahan ni Sir Siubaldi about sa distrakan, no, mga ka-review. Dahil isa ito sa mga tumatak din noon ng mga panahong labanan nila ng BF Pro. Bulacan Spines pala ang nakalaban nila dati, no? At yung grupo nila. Alam nyo kung gaano siya kalupit, bumanat din pagdating sa mga distrak. Pero sa halip na gumanti siya, is gano'n na lang ang komento niya. Tama naman. Parang ano lang yan, mga nangyayari dati. No? About kay King AE at dun sa mga ibang kasapi ng Donggalo na tumilig sa kay King AE, no, mga kapatid. Gento lang yan, eh. Kung hindi mo nagustuhan, okay lang yan. Huwag mo nang tirahin yan. Kasi unang-una, naging part yan, eh, ng buhay mo. Naging part yan ng puso mo. Dahil isa yan sa mga matagal mo nang nakasama. Pero kung tutulig sa inyo yan, is pangit yun. X ka nun. X kayo nun. So yun, talagang hanga ako dito sa ipinakita ni Sir Siubaldi ng time na yan. No? Sa halip na bumalik siya bilang isang diss track, is komento na lang. At ni-review niya pa, mga ka-review, ha. Doon ako bumilib. So tapusin na natin tong kanyang bara. Tungkol sa atin ng lahat ng mga barang tinula, kung madapa ay tumayo, lumakad, huwag kang ihinto. Di tayo nagpunta rito para lamang mabigo. So tama, no, mga ka-review. Lahat naman tayo ay may pagkadapa. Pero kung doon sa pagkadapa is mawawalan ka na ng pag-asang bumangon uli, is wala talaga. Pero kung yung pagkadapa, gamitin mong isang aral o lesson para bumangon uli. At yun ang makakapagbigay sa'yo ng lakas ng loob para lagpasan, no, yung mga bagay na gusto mong abutin at bumangon doon sa pagkadapa. So yun, mga ka-review, hanggang dito na lang ating video reaction dito sa magandang 44 bars challenge ni Sir Glock 9 kay Siubaldi. Napakagandang awitin at napakagandang verses na ating napakinggan, at talagang may inspire kayo sa bawat talata at salita na kanyang nilapat sa kanyang beat, mga ka-review. Hindi pala kanya tong beat, kay under pala ng Good Sun remix to, no, mga ka-review. So hanggang dito na lang. Peace out.